attribute ng isang tao o yung dapat na mahawak o meron ka, is yung lagi kang panangiti? Yes! Diba? Bakit? Madaling mag-recruit pag panangiti ka eh, correct? Yes! Tingnan nyo ba? Gusto mong pera? Yes! Tawa kayo ng tawa. Mga lalaki ha, huwag lang kayo ngingiti kung sa mamili naman kayo ng lugar, ha? Mamaya, pagpasok nyo sa CR, may pumasok. Prospect. Di ba? Papasok pa lang yan, ngingitian mo na, sasabihin mo. Pumapwesto yung tao. Prospect talaga ito. Pagbukas na lang siya, gusto mong pera. Huwag gano'n, ha? Huwag gano'n, ha? Pag-practice lang po kayong umiti, walang mawawala. Pag may nasa lubong kayong umiti, di-recruiting nyo na. Kung sumimangot, hayaan nyo, kilala nyo ba yan? Hindi naman pala eh, huwag ka lang maglalakad sa labas, kaya sa ortiga, sa nakangiti, mag-isa. Mukha kang sito-sito. galing power niya, galing easy yan. Huwag galang ha? Okay na ba yan? Yes! Kalapitin mo yung nasa kanan mo. Hoy! Ready ka na bang umaman? Yes! Yung nasa kaliwa, kalapitin mo. Yes! Ikaw pa, ready ka na rin? Ako, hindi pa. So, importante po sa networking yung tamang structure. No? Kasi kung minsan doon tayo nagkakamali ng gusto. But before that, gusto ko pong maintindihan ninyo saan nagsimula. Kala nyo yung parilang kukunin ko, no? Saan nagsimula ang structure, ang networking? Okay? Nagsimula po ang networking 1960s pa. So, hindi pa ako pinapanganak. Hindi pa pinapanganak yung karamihan dito. No? Buo na yung networking. Nag-start po ito sa Amerika. Okay? Ngayon, akala nila hindi ito legal. So, pinaglaban to ng isang networking company before. Nilaban nila sa Congress, nanalo naman sila. From that time on, nag-boom na po ang networking. Okay? Pero, ang unang-unang lumabas na structure ng networking, ang tawag po dyan ay multi-level. Ganito ang itsura. Ikaw ito, nag-recruit ka, nag-recruit siya, nag-recruit, paramihan po yan. Diyan kami nag-start nila Vice Arnel, nila Vice Jurgen, nila Sir J.A., okay? Nila Sir Christian, diyan kami nagsimula. Diyan nagsimula si Carlo, si Carlo Benaventura, si Maylene Dane, si Joseph Lim, diyan simula si Louis Gascon. Okay? Ba't ko alam? Downline ko rin sila dati. Okay? Kaya nga nagsalubong-salubong kami, sabi niya sa akin, "Apply, thank you sa tinuro mo ah." Sabi ko, lang niya kayo. Bakit ko ba kayo tinuruan? Mas mayaman pa kayo sa akin ngayon. Nag-start din kami kagaya ninyo. Wala kaming alam, pero porsigido kaming matuto. Kayo ba porsigido matuto? Yes! Kailangan lang kasi pwede kang kumita ng malaki. Pwede magbago ang buhay mo. Diba? Sino gusto magbago ang buhay? Sarap, diba? Okay, nagsimula ang lahat sa pangarap, pero kailangan may action. Yes! Tama? Yes! Yung action na yan, yan yung gagawin ninyo. Pero dapat matuto din kayo ano ang meron para ilaban ninyo kung ano yung nakikita ninyo. May nanonood po wala live, ano? Sa Zoom. Okay? Welcome po kayo. Panoorin niyo po ito maigi para marami po tayo matutunan. Dito kami nagsimula sa networking. Napakahirap nito. Multi-level. Hindi dalawa. Kahit ilan ang recruitin mo, pwede. Tapos yung recruit mo, magre-recruit din ng marami. Ang dami mong tinutulungan. Okay? Ganyan na ginawa namin before. Meron akong grupo sa Cagayan de Oro, may grupo ko sa Baguio, may grupo ko. Lahat sila pinupuntan ko, hiwa-hiwalay. Wala gaano yung tulungan. Mamaya, ma-explain ko sa inyo, no? Pag nag-drawing na ako ng structure. Okay? Anong sumunod? Merong nadagdag. Ang pangalan niya is Unilevel naman. Ganito naman ang itsura. Okay? Ikaw ito, pwede ka mag-recruit ng kahit gaano karami, hindi lang dalawa. Kahit ilan, kahit 1,000 yung recruitin mo, direct mo.
At yung na-recruit mo, pwede rin mag-recruit ng maraming-marami hanggang pababa ng pababa. Okay? Kaya alam, may mga disadvantages yan. Yung multi-level, yung uni-level. Okay? Kaya napasok tayo sa tinatawag nating binary. Yun yung pangatlo. Actually, napakaraming networking structure. Sobrang dami. Malilito lang kayo. Okay? Pero isi-share ko natin. Ano? Ito naman yung binary. Ang binary naman, pwede ka mag-recruit ng marami rin, pero i-spill over mo na lang. Tama ba? Yes. Okay? Pero dalawa lang. Dahil dalawa lang yung re-recruitin mo, yung ibang mare-recruit mo, i-spill over mo sa ilalim, kaya natutulungan mo yung mga downline mo. Sa multi-level, hindi ganon. Sa uni-level, hindi ganon, ha? Sarili mo lang yan. Ikaw lang bahala dyan. Alam niyo ba, ang unang-unang binary ay napakahirap. Karanam lang ninyo. Dati, kailangan maka-recruit ka muna ng lima. Lima sa kaliwa, lima sa kanan bago ka payoutan. Woo! Ganun pala yun? Opo. Ganun kahirap noon. Hanggat hindi naglilima yan, wala kang payout. Ibig sabihin, naka-apat ka rito, tatlo ka dyan, wala, tumanga ka pa rin. Hintayin mo maglima-lima yan. Hintayin mo magsampu-sampu bago ka makakuha ng payout. Ganun po yung mga una na binary. Nag-evolve. Nabago uli. Ano nangyari? 40%, 60%. Kung ilan yung production mo rito, 60% lang, nung, kung gano'ng karami ito, kunyari ito, may 10, may pumasok dito, 6. 6 lang ang babayaran sa'yo. Flash out na po yung iba. Ay, grabe! Hindi nyo, natutuwa kayo? Yan po ang evolution ng networking. Nagsimula sa multi-level, bumunta sa uni-level, naging binary. Pero ang tinanggap po ng Pilipino is binary. Nagtataka nga ako sa mga binaryan na pumabalik sa uni-level. Nahirap yun, ha? Gusto niyo matuto talaga ng gusto? Yes! Pag nag-usap tayo ulit. Explain sa inyo dahan-dahan yan. Pero anyway, ito yung topic natin. Networking structure. So binary naman, maraming klaseng binary. May tinatawag na side lock, may tinatawag na indexing. Ano naman yun? Sa indexing, pag dumami na yung malalim, okay? Kung ang payout mo is 1,000, i-divide ngayon yun sa dami ng tao. Mayroong mga networking po noong araw na ang pairing mo, piso na lang. Di ba kalukuhan? Sumali ka pa. Di ba? Di ba ang binary, palapad ng palapad? May networking po na tinatawag na side index. A side lock. Ano may side lock? Tatapyasin yung gilid. Pag wala pumasok sa gilid, nasa gitna lahat, lahat ng pumasok nasa gitna, dahil yung mga pumasok sa gilid, hindi mo kikitain yun. Ba't seryoso kayo? Hindi nervous ako, parang ako kakainin. Naintindihan ninyo? Yes! Ito yung pag-i-evolve. Ito yung nagkaroon ng evolution pagdating sa networking. Ang dami pang iba. Sino pa malaman yung iba? Yes! Okay, meron pa. Trinary. Ano yung trinary? Tatlo-tatlo naman yan. Yung ang dalawa-dalawa, hindi ka na makabuo, tatlo-tatlo pa. Di ba? Mas mahirap yan. Okay? May bumuo ng ganyan. Ano ang problema? Hindi nga tinanggap ng market, hindi tinanggap ng mga Pilipino. Pa rin yung dalawa-dalawa. Tama po ba? Oh, mukhang pipindutin ko na to, ha? May nakikita na akong andap-andap, ha? Kalapitin mo yan, sige. Papaguhin ko yung rules. Okay lang? Okay. Hindi ko babaralin yung natutulog, yung katabi na natutulog. Malinaw? Oh, malakas to, aabotan ka doon. May mas mahaba po ako sa likod. Okay? Sayang, nandito, pumilak ng pagkatagal-tagal, tutulogan mo lang ako. Ayos na. Okay, joke lang po. Sige po, tulog po kayo. Pag-ihili ko kayo pamaya. Next is binomial. Oh, mas mahirap yan. Pa-
Pahirap na pahirap. Alam yung binomial? No, ganito, drawing ko ha, para maintindihan nyo lang. Para iwasan nyo na pag may nag-offer sa inyo. Oops, sorry, bumalik. Balik natin ha, okay lang? Ayan. Oo, na, trinary, tapos binomial. Ganito naman yung binomial. Nakakatawa to. Ikaw yan, yung unang-unang re-recruitin mo, ganyan ang itsura. Di ba? O, ganyan. Yung direct mo, hindi mo makukuha. Yung pangalawa lang makukuha mo. Simula sa pangalawa, pangatlo. Yung kinuha naman nito, ganun din. Yung una niya, hindi niya makukuha. Yung pangalawa, pangatlo lang. Ganyan kagulo yan. Sige, sali kayo kung di kayo masaraan ng bait. Ang gulo, di ba? Oh, meron pang American at meron pang Australian binomial. Ay, mga sira ulo. Inimbento na ngayon mahirap, dinagdagan pa na mas mahirap. Okay? So, napakaraming structure. Meron din gumawa ng ganito. Graduation. Hindi ko na-explain sa inyo yan. Ha? Sabi ng iba, multi-level, uni-level, nag-binary. Bakit hindi gumawa ng isang linya lang? Ang tawag doon, monoline. Yan ang illegal. May gumawa niyan, nakakulong na. Totoo yan. Huwag niyo papansinin ito mga ito ha. Ito lalo na ito. Ito mahirap, lalo na yan. Okay? So balik tayo sa binary. Kasi yun ang tanggap ng market. Yun yung mas madali para sa inyo. So yung tingnan ninyo, ang ginawa ni Doc Ed at ni Sir Jan eh. Okay? Hindi yung pairing mo, kikita tayo sa isang buwan, sa isang linggo. In 5 minutes, pwede mo nang kitain, di ba? Wala pa talagpak para sa BOD natin. Okay, so, binary to unilevel. Para maintindihan nyo at mag-merge. Para maintindihan nyo yung inyong DTC. Okay? May ito drawing ako. Ano yung spillover? Paano kung magiging GE, paano magiging JA, Global Ambassador, etc. etc. Diba? Bakit may spillover sa akin, hindi naman nag-carry sa akin pagdating sa unilevel? Ito po ang explanation para maintindihan ninyo. Example lang. Kita ba sa likod? Yes! Kalbitin mo. Tanungin mo nga, sige, bigyan ko muna assignment habang nagdo-drawing ako. Kalabitin mo yung katabi mo. Ilang hits ka ba ngayon? Sige, tanungin mo. Sumagot naman. Ha? Anong sabi? Sino yung may katabing single head lang? Tasang kamay. Ay, may katabing single head. Sino may katabing may 15 heads? Tasang kamay. Uy, tabihan niyo yung mga 15 heads ha. Tanungin niyo, bakit nag-15? Sino rito yung binit-bit lang talaga, pinaupong pilit? Taas ang kamay. Sino yung pinaupong dito talaga, pinilit? Nang katabi niya yung nag-invite sa kanya at siniksik ng gusto, pinasara pa yung pintuan para hindi makaalis. Ganyan kami nung araw eh. Pinipilit namin, dyan ka lang, tapos iniipit namin. Yung tipong hirap na hirap makalabas. Kasi nung araw, wala naniniwala sa amin. Kahirap noon. Hindi na kagaya ngayon, may papakita kayong kumikita, magaganda ang kotse, may travel, etc. etc. Nasaksakan ng dami ng video. Sino nga pala yung pinanganak dito sa, dito ha, pinanganak sa Zoom. Nag-qualify because of Zoom. Yan, o, di ba? Meron, o. Sumali nung pandemic time. O, meron. Mga wala kayong ginagawa, no? Na-curious, ano kayong pinagagawa ng mga to? Ay, tigil-tigilan natin yung ano. Hindi naman namin tigilan. Bawas-bawasan natin yung comfort zoom. Ha? Face-to-face na po ngayon. Mas marami kayong matututunan dito. Magagaling po yung mga trainers natin. Okay? Yung comfort zoom natin. Okay, tuloy pa rin yan. Pero mas magandang pamisa-misa dumalo kayo sa opisina. For you to feel the energy. Welcome po natin, Sir Christian. Ano? Idol yan, idol. Okay? Ganito po yan, ha? Ito yung mga head. Example lang, para maintindihan ninyo.
pag binerge na po yan from binary to unilevel, ganito ang mangyayari. Example lang. Si 1, in-invite na si 2. Si 2, in-invite na si 4. Si 4, in-invite na si A. Si 2, in-invite na si 5. Si 5, in-invite na si C. Si 5, in-invite na si D. Nakikita po tayo sa video. I hope maintindihan nyo ng gusto, ha. Pero don't worry po, iikot naman kami sa lugar ninyo. Okay? Tintayin nyo lang po. Si 1, in-invite na si 3. Si 3, in-invite na si 6. At saka si 7. Si 6, in-invite na si E, F. Ito naman, ganun po itsura. Ngayon, pagdating po sa binary ninyo, ganito ang itsura niyan. Si 1, sinong in-invite niya? Si 2. Sino pa? Sino pa? Ha? Si 1, sino yung invite niya? Hindi si 3, ha? Ah? Tama, si 3. Sino pa? Sino pa nga? Wala pa akong kausap? Sama! Sumagot na. Sasagot hindi! Sige. Tisko. Malinis po yan. Galing po sa pare. Kinabindisyon po ni Sir Christian. Okay? Asan ako? Nawala tuloy ako. Si Juan, sino pa yung invite niya? 2, 3, 4. Kaya nasagot kayo. Sino pa? 5, 6, 7, 8. Guard, palabasin mo yung isa na yun. Magulete, ha? Ayusin natin. Para hindi humaba. Okay? Alam mo, hinihintay na kayo ng mga mahal niyo sa buhay. Unless na kaya ka nandito kasi nandito yung crush mo. Style niyo, ha? Yung crush mo, ay! May crush na iba! Alam mo? Sino ba? Na-invite ni Juan? Ha? Sino? Oh, sorry. Ayusin natin to, ha? Ngayon pala, eh. Kaya pala nagkagulo. Si Juan, invite niya to, invite niya yun, tsaka invite niya yun. Noon! Para hindi mahirap. Sabi ko nga, ganyan eh. Pasensya na, tao lang. So, si 1, invite na si 2, si 3, 7, at saka si H. Ganyan po yung binary, ay yung unilevel structure ninyo. Si 2, invite na sino? 4, at saka si 5. Si 4, invite na sino? Si A, at saka si P. Okay? Si 5, in-invite niya si? C. C at saka si? D. Si 3, sino in-invite niya? Six. Si 6. Si 6 lang, tama? Yes. Si 6 may in-invite, sino? E. Bulo niyo'y! Na? E. At saka sa F. Kayo ba eh, ano? Nakikinig. Yes. Naaral niyo ba? Yes. Okay. Si 7, sino yung invite niya? G. Si H, may invite? Wala na. Okay? So, ganyan po ang magiging unilevel structure ninyo. Ganyan po siya in tinatranslate. Kaya huwag kayong magtaka pag hinahanap niyo yung mga in-spill over sa inyo, hindi po mapasok pagdating sa mga points. Pero sa binary program, papasok po yung points sa inyo. Pero po doon sa ranking, hindi. Nakukuha? Malinaw ba ito? Yes! Clear? Yes! Clear. Very good. So, pwede ka nang purahin? Yes! Importante kasi maintindihan ninyo mamaya, away-awayin nyo yung apply nyo eh. Andito ba yung apply nyo? Yes! Itabi nyo ba? Yes! Gusto nyo yung maman? Yes! Libre nyo yung apply nyo? Yes! Oh, bakit? Bakit kayo yung ilibre yung apply nyo? Nasanay kasi kayo na ilibre nyo yung downline. Mali eh! Ang nililibre upline. Kasi yun ang nagtuturo. Ulitin natin. Ang nililibre sino? Upline! Si upline! Maraming Pilipino, pupusta ako sa inyo. Kaya kahit takot magpalaki ng grupo kasi natatakot kayong dumami ang ililibre nyo. Kaya mali. Kung ang psychology niyan, kung ikaw yan,
para tumami yung grupo mo, natatakot ka na, dumadami rin yung nililibre mo, mali ka kasi ng ginagawa. Dapat, tinuturuan mo sila na ilibre ka kasi ikaw ang nagtuturo. Ba't ang sama ng loob niyo? Balita rin natin yung senaryo, ha? Tignan nyo maigi, ha? Kakiralan nyo. Ikaw, pinakita mo na nililibre mo si upline. Nililibre mo lagi. Ano ang gagawin na nirecruit mo? Nililibre ka din. Yes. Kaya ka magiging masipag mag-recruit kasi dadami ang manilibre sa'yo. Diba ang sabi mo sa pinagal na nililibre ka? Hindi ka ba matutuwa? Baliktad kasi yung utak nyo. Okay. Totoo hindi. Hindi ko naman sinabing ilibre nyo sa mamahalin. Pwede lang sa mga mura-mura lang. Libre mo ng sport. At least nilibre mo. Hindi mo nagbibiro. Gusto nyo talaga yung yumaman? Yes! Manlibre kayo ng mas mayaman sa inyo. Bakit? Para maramdaman mo. Mas mayaman ako sa iyo ngayon. Mo, mas mayaman ka sa kanya. Ang binubuo niyo sa utak ninyo, hindi kayo yung palahingi, kayo yung palabigay. Magkaiba po ng mindset ang palahingi sa palabigay. Ang palahingi, naisip niya, mawawalan lang siya bukas. Ang palabigay, alam niya, bukas may darating. Ulit po natin, sinong dapat ilibre? Sino? Ano yan? Nakalo mo! Di ba? Sa wakas, sabi mo. Sir, thank you. Maraming magte-text niya sa akin mamaya. Sir, thank you. Ililibre ako ng downline. Oo, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ano? Mas lalo kayong mas sisipagi mag-recruit kung lalo dadami yung manilibre sa inyo. Ay, maganda pala kayo. Ngayon na lang narinig yan eh. Ikas kayo ma-attend eh. Diba? Training. Kailangan tayo yung maraming training para lalang tumibay na tumibay ang dibdib nyo. Kasi kung minsan, mga pilosopo yung nare-recruit ninyo. Pero sa totoo lang, mas masarap recruitin ng pilosopo. Kasi pag na-recruit mo yan, sila na yung mamimilosopo para sa'yo. Diba? Wala? Recruit kita, pilosopo ka. O, tapos pilosopo ko nung isang nire-recruit natin. Ikaw makikipag-away para sa akin. Totoo hindi? Yun, yun. Hanapin niyo yung pilosopo. Tapos pag nire-recruit ninyo, sabihin niyo sa kanya, no? Sabi niya, ay, ayoko yun. Networking, networking. Ayoko yun. Alam mo, para sila yung, hindi ikaw mainis, sila yung mainis sa'yo. Gusto niyo yun? Yes! Yung pinibuisit kayo? Oh, para sila yung mainis, ito sasabihin nyo, pinag-practicean lang kita, loko. Sino ba ang asal? Pustahan tayo. Di ba? Nire-recruit kita. Ayaw mo, ang ate-ate mo, pinag-practicean lang kita, ano ba? Oh, di ba? Di siya pa yung buwisit. Di ba? Dapat matuto kayo ng ganun eh. Okay? O, tip lang, tip lang. Gusto yung mga recruit talaga? Kasi hindi na natin, kunyari, sasapol ako dito, yung mukhang mayabang. O sir, kunyari, ikaw lang, ha? Kunyari, mas mataas ang katungkulan mo sa akin. Pwede yung padre ng pamilya, kuya kita, etc., boss kita. Ito, ito yung tanong, ha? Ito yung lyrics tuloy. Ano yung script, no? Sir, pangal... Christopher, ang haba naman, Chris na lang. Oh, okay. Chris, Sir Chris, pwede mo bang humingi ng tulong? Sagot. Sagot sabi mo. Sagot. Pwede mo bang humingi ng tulong? Pwede. Di ba? Hingi ka ng tulong eh. Okay? Kasi may nakita akong pagkakakitaan. Kaya lang hindi ko talaga maintindihan. Kung matutulungan mo ko para maintindihan siya, kasi maglalabos akong pera sir eh. Pwede ba yung service? Bigyan mo lang ako konting oras kasi tagal kong inipon tong pera ko eh.
Tapos pag hindi pa marunong, ay kundi ko, hindi ko gaan maintindihan. Siguro ikaw, sir, mas magaling ka sa akin. Maintindihan mo siya. Sa tingin mo, sasama, hindi? Sasama. Makikinig, hindi? Makikinig. O, dinirecruit mo na siya. E pag nakinig, naintindihan, di sumali. Diba? O, nasasakit yun. Okay, gusto yun. Tama? Basic rule, ha? Ito lang, ha? Single head ka. Ito ang iniiyak ka ng marami. Okay? Single head. Anong ginawa? Nag-recruit. Masyadong, ano, nagpakabayani. Ang rule talaga sa networking, simple lang, no? O, babaluhin natin muna yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Sa networking, hindi ho kayo dapat naglalagay sa inner. Sa loob, hindi. Dapat puro labas lang. Huh? Ito nga, yun, no? Kulit mo, ha? Nag-invite ka. Eto, sa'yo. Tama ba? Yes. Lahat ng spillover mo, dito lang sa labas. Sa labas lang lagi. May na-recruit ka na naman. Ito yung kaibigan. Kapatid mo to, okay? Kapatid mo. May na-recruit ka na naman. Sino? Ka-office mate mo. Sa labas lang. May na-recruit ko ulit. Sino? Kapitbahay mo. Sa labas din lang. May na-recruit ka na naman. Sino? Katongits mo. Sa labas din lang. Okay? Huwag kayong magpakabayani. Anong ginagawa? May na-recruit na isa. Dito nilagay kasi gusto niya tulungan yung tao. Mali o hindi? Papaliwanan ko sa inyong mali, ha? Bakit? Hindi mo na siya binigyan ng responsibilidad. Ikaw ang nagbigay ng left and right niya. Ito malupit. Kumilos, lumaki. Kumilos, lumaki. Sino nagpakahirap? Ikaw. Sino kumita? Siya. Tapos galit ka. Sina pala tuktok mo eh. Diba? This is wrong. Ha? Yan, gusto mong tulungan. Pero bigyan mo ng responsibility. Kasi balang araw, pag lumaki ng... Tignan mo ha? Etong kapatid mo, eh gusto ko po kasi siya tulungan. Oo nga. Naiintindihan kita. Pero paano mo tutulungan? Okay? Etong kapatid mo, yung nakuha mong malalakas, nandun sa kanya. Dito, lahat na nakuha mo tulog. Sino ngayon ang magpapakahirap makipag-explain, gumastos para mag-invite na mag-invite? Sino nag-explain? Di ba ikaw? Dito? Sa grupo niya? Di ba ikaw din dito? Eh sinuerte, lahat to malakas. Kumita to. Kumikilos, hindi. Punta ka ngayon sa baba, hindi mo ma-withdraw yung check eh. Kasi iyak ka. Sir, pwede ba i-transfer sa akin? Kasi hindi naman gumagalaw, ako naman talaga napakahirap yan. Taga-Bicol po ito, ito taga-Baguio, pinapuntahan ko po yan. Tapos, siya lang po ang kumikita. Eh sino ba yan? Dati ka pong boyfriend. Ginamit yung pera para ano, manligaw ng iba. Tama, mali! Yan yung mga mali na ginagawa natin. Ano yung dapat yung gawin? Doon lang sa dulo. Bigyan nyo ng responsibility yung downline nyo. Okay? Balang araw nakakuha ka dito ng ano? Ano ba tawag natin yun? Yung magaling? Agila! Nakabuha ka dito ng agila, napakagaling. Halimaw gumalaw. Sa kabila, impacto. Ayaw gumilos. Diba? Okay? So, pwede ito, hayaan nila yung gilid. O, dito namin yung drawing, ha? Yan, ikaw yan, ha? Okay. Natututo? Yes! Nag-i-enjoy? Yes! Okay, good. Kalapitin nyo siya apply. Kalapitin. Tanawin sa atay, hanapin! O, turo mo! Hanapin nyo! Naituro nyo na, nakita nyo na! O, sabihin mo sa kanya, apply, libre kita mamaya! Salamat, salamat!
kumakain mo rin sa akin. Tumigil nga kayo, kailangan yata mapintis yun eh. Okay. Again, ulitin ko ha, kagaya nang explain ko kanina. Lahat po ng bato ninyo, spill over nyo sa gilid lang. Eto, naka-recruit din siya. Sorry. Eto, naka-recruit din siya. Humaba na po ito. 30 tao na to. 100 tao na. Naka-recruit ka ba? Tumuuli doon. Ganon din sa kabila. Eto, naka-recruit. Ay, sorry. Baliktad. Eto, naka-recruit din. May nakuha ka pa di bago? Doon sa dulo. Ngayon, hayaan mo din siya mag-recruit ng kanya. May na-recruit siya, dito niya ilalagay sa dulo. Saan ang extreme outer ano niya, outer leg niya, di ba ito? O ito, sa kanya din. Tama? Ito ngayon, may na-recruit siya, doon uli. Nabubuo yung loob. Nabubuo yung loob. Okay. O ito naman. May na-recruit. Lagay niya dun sa dulo. Meron din siya dito. Ganyan po. Huwag na huwag niyong gagawin ito. Ito ka. Nagdagdag ka ng head. Saan? Dito. Bakit? Kasi yun yung kukunti eh. Mali. Tapos ano mangyayari? Ikaw nga nag-recruit dito, di ba? Tama? Yes. Tapos ito yung head mo. Dito ka nagparami. Eh di kumita na naman itong lukulukon to. Tapos magre-reklamo ka na naman. Iyak ka na naman sa baba. Ano pong letter ang gagawin ko? Ano pong abogado ang kukontakin ko para makuha ko lang yung head niya? Sino ba yan? Ex ko nga po. Nagigets? Yes! Malinaw? Yes! Nag-enjoy? Yes! Okay, good. So, ito yung dapat yung ginagawa, ha? E paano yan, Sir Edwin? Buo na po eh. Marami na akong grupo. O di, ulitin mo na lang. Doon ka na lang ulit sa external. Huwag kayong mag-iinip. Eh kung nangyari na meron ka lang ganito, di ituloy mo na lang. Ano, patayin mo to. Diba? Sabi ni Sir Edwin, ay, titigil-tigil ako na to. Hindi, tuloy mo na. Andiyan na eh. Wala tayong magagawa doon. Tama po ba? Yes. Natututo? Yes. Okay. So ituloy lang. Tuloy na lang. Pero kung nandito ka na, ganun din ang ituro mo. Ha? Yung mga ibang downline mo, ganun din ang ituro. Para walang reklamo. Bigyan nyo sila ng responsibility. Hindi puro, puro ikaw. Ikaw na nga ng libre. Ikaw na nga ng pagkain. Ikaw na nga ng bahay pamasahin. Ikaw pa nagbigay ng tao? Ikaw na lang kaya applyin ko. Ang sarap mo maging applyin. Bibigyan mo ko ng tao, matutulog na lang ako. Ah, di ba? Totoo, hindi? Oo! Kalapitin niyo yan sa kanan niyo. Naintindihan mo ba? Ano sagot? Ha? Yes daw? Yes! Pinupula lang kanyo nun. Tulog kanina eh. Okay? Yun yung basic rule ng single slot. Okay? Ano naman ang advantage ng multiple heads? Diyan tayo. Ha? Tapos na tayo sa single head. So this is the basic principle ng single. So if we talk about multiple heads, ito rin yung gagawin ng pinakailalim yung head. Malinaw? Yes! Nag-enjoy? Yes! Nalilito? Yes! Nalilito eh. Sino na dito? Wala. Okay. Sige. So, dito tayo sa multiple heads. Pag-usapan na natin pag multiple, ilan? 3? 7. Doon muna tayo sa 3. Excited naman kayo. Wala kang mapambili. Joke lang. Alam kong meron kang pambili niyan. Iniipit mo lang. Tama? Yes! Pag naintindihan niyo ito, idodrawing ko sa inyo mamaya. Magtataka ka o maiinis ka sa akin. Bakit? Kasi bakit ko tinago yung pera ko, hindi ko ba pinuhos? Okay? So multiple heads tayo. Slot position na yun sa three heads. Ano ang usually kasi na
parang default, by default ninyo. Pag naglagay kayo ng three heads, ano? Pabuka ba? O patuhog? Anong gusto? Buka, tuhog. Kaya nyo pa kayo mag-uling heads, ano bang gusto niya? Buka o tuhog? Ha? Anay, joke lang ha? Ayun naman. Babarili na ako dito, yun, joke lang. Ha? Ano mas maganda? Buka o tuhog? Buka! Yung buka, taas ang kamay. Puro lalaki ha? Yun tuhog. Okay? Usually kasi, okay, ito ang bentahin ninyo. Ano sa'yo? Buka muna bago to, okay. Sige, mamaya tayo mag-uusapan. Bubuka muna bago to, hugin. Malisyoso to eh, no? Napatawag niya kasi, ano, yung lady guard natin. May kosas kami dyan. Tapos, tuhugin kita. Na binibenta natin karaniwan. Medyo magtatalo lang po tayo ng konti kasi ginagawa po natin to because of the ROI marketing strategy ninyo. Yes. Pero in real ano long term, ito po ang mas maganda. Yes. Hindi ko kayo masisisi kung ginawa ninyo to. It's okay. I will give you strategies na lang kung anong dapat nyong gawin. Okay? Pero ito yung the best. I will explain. Gusto nyo explain ko? Yes! Okay. So, tuwa ko sa iyo eh. Nasa tayo. Okay. Bakit medyo alanganin ito? Bakit medyo alanganin? Although maganda siya. No? Kaya lang, mas maganda naman ito kaysa sa single head. Diba? Mas maganda po ito sa mga nanonood. Okay po ito. Pero bibigyan ko po yung strategy later on kung bakit mas okay si Tuho. Okay. Ang maganda po kasi dito, kung minsan, nagmamadali yung tao, yung distributor. Naka-recruit siya ng apat, anong ginawa niya? Nilagay niya kagad lahat dyan. So, ano nangyari? Nangyari, naging sarado na. Hindi ka na makapagdagdag ng head. Lumaki ng husto to. Lumaki to ng husto. Dumami itong downline mo. Dumami rin ito. Nagdagdag ka ng pang-apat na head mo doon na sa dulo. Although, kikita to. Pero ano ang mistake natin dyan? Ang mistake, instead na downline mo na ito lahat, napunta pa doon sa ilalim. Yes. Tama ba? Yes. Do you agree? Yes. Okay? Ganun na nangyayari. Kung minsan, kalat-kalat pa yung down, yung grupo, yung head mo, kung saan mo pinaglalagay. Ang laki ng network mo, meron dito, meron kung saan-saan. Halo-halo. Hindi mo naman alam kung anong gagawin mo diskarte. Structuring is a big advantage for you para po yung paghihirapan mo ng tatlong taon, pwede mong kitaya ng isang taon lang. Parang check at check. Ito na yun. Parang, I call this, parang chess. Okay? Kahit saan pumunta yung kalaban, mate. Nakukuha niyo ako? Yes. Mamaya malalaman niyo yung double blade, triple blade gusto niyo. Yes! Alam niyo yung double blade? Yes! Yung dalawang bangga. Isang pumasok, dalawa yung kumikita. Isang pumasok, isang 10 pilot pumasok, ang kita mo, 3,600 or 5,400. Gusto niyo yan? Yes! Sabihin niyo mo sa plane mo. Apply nyo. Kung sa akin tuloy apply nyo, apply nyo. Magdadagdag ako ng head. Diba? Miss tayo pare ha?
babae mo ko. Hindi, okay. Sige. So, ang point lang dito is, pag sinara mo na ng ganyan, sayang lang. So, anong discarte rito? Kung ito muna ang gagawin ninyo, ito muna ang pakitain nyo ng gusto. Excited ka masyado, nag-recruit ka ng apat, nilagay mo lahat dyan. Bakit? Para maraming kita. May kita dito, may kita to, may kita to, may kita dito. Diba? Bukas, wala ka na makita. Bakit? Doon na nalagay, sayang. Pero kung ganito yung discarte ninyo, pwede po ito. Okay, sa single head, o sa three heads po ito, ano? Ito muna yung tatrabahuhin ninyo. Karamihin nyo muna yan hanggang lumalim ng lumalim. Lahat ng points nito, ano nangyari? Umaakyat dito. So ngayon, pag marami na ito, saan ka magdagdag dyan? Sabi ko nga eh. Palit tayo, dito ka. Inuunahan ako dito, babarilin ko. Di ba? Okay? So, three heads yan, di ba? One, two, three. Kumikita ka na. Tama ba? Yes! O, di magdagdag ka ng isa bago ka maglagay ng isa. Ooh, galing o. Tama? Yes! Naglagay ka rito ng isa, dumami ng dumami. Ilan ang kumikita? Isa, dalawa, tatlo. Kumikita ka na, tatlo din kumikita, didagdag ka muna uli. Oh. Lagay ka muna dito yung bagong recruit mo. Dumami. O, didagdag ka uli rito, isa pa. O, kumita ko, kumita yun. Ano na? Bubarahin ko to. Tingin sa akin. At hindi kayo rito eh. Sa mga nanonood po, okay, magalala. Message nyo lang ako to, turuan ko kayo. Okay? Mukhang dadami yung mag... Pangalan ko po ay Christian Enrile. Eh. Di po. Sa kanilang father. Okay, tama ba? Yes. Oh, ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, isa pa uli. Lagay. Trabahuhin. Kumita. Ah, nagpasok isang tao. May income? Yes. Ah, wala. May income? Yes. Eto? Yes. Tama. Oh, nagtagay ko uli isang tao rito. Kumita? Yes. Paano to? Yes. Paano yan? Yes. Oh, isa lang na-recruit mo. Tatlo kumita, di ba? Yes. Oh, ilan na yung kumikita sa'yo? Ito. Bakit? Pinuhod mo eh. Hindi mo binuka. Tama? Ano pangalan mo? Christian. Christian din? Okay. Pareho mo, Brad. Brad, bukang muna. Bukang muna bago tuhog. Siya, gusto niya tuhog na tuhog eh. Okay. Asinsya na po. Asinsya na. Hindi ako makikita obes tuhog na yun. Anyway, di ba? Nakuha niyo ito? Yes! So, paano ngayon yung si Redwin? May tatlo na ako. It's okay. Na ganito na po yung nasimulan ko. It's okay. No problem. Ang gagawin na lang sa susunod, kunyari, nagdagdag ka dito, sundin mo na yung rules. Hayaan mo na nandyan na yun. Okay? Pero kung gusto niyo, bigyan niyo kay Christian o kaya sa akin, mga head niyo. Pwede po yun. Joke lang, kayo naman. Nervous kayo eh. Okay? Paano po kung single head lang ako? Oh yeah, dal. Pero maganda po kung wala pa kayong pera, kahit mag two heads kayo, huwag kayong single. Kasi pag nag-single, ano ka agad eh, barado na kagad eh. Kahit two. Paano yung two? O ganito yung two. Ito muna tara ba uwi? Paramihin nyo muna. Pag kumikita na to, dagdag ka ulit. Pwede, hindi? Pwede! Gawin muna ulit. Karamihin. Pag kumita na to, o di dagdag ka ulit, isa pa ulit. O, yun ulit, dagdag ulit. O, ayan ah, magugulohan na kayo. Pero ganda, di ba? Yes! Maraming na, maraming na! Kasi sirang bait niyo sa akin, sa totoo lang.
Sino po sa inyo yung totoo? Sino po sa inyo, nung naintindihan niya ang networking, hindi nakatulog? Kasang kamay. Welcome to the club. Ha? Hindi rin ako nakatulog. Tulala akong ganun sabi ko, ang daming pinog dito. Hindi naman importante yung makuha mo lahat eh. Ang importante lang makahanap ka ng kagaya mo. Alam nyo ba, sa multiverse, sa mean, yeah? Sa totoo lang, meron kang 7 taong parehong-pareho mo sa buong mundo. Napin mo yun. Tama ba, Christian? Yes. May kasama ka ba ngayon? Yes. Kapareho mo? Yes. Mahiling magtuhok? Yes. Oh, next! Paano po yung 7? Ano yung 7? 7 heads tayo. Okay? Perfect structure. Yan ang bentahin natin because of the ROI. Now, ito po yung ginagawa natin para dumami, mainganyo natin yung mga distributor, ay mga nire-recruit natin para meron silang return of investment. Tama naman po yun. No? Pero kung kayo eh talagang interesado, medyo ibahin po natin yung strategy. Okay? Ganito yung preparation. Kagaya ng drenowing ko kanina. Okay? Christian, pwedeng ganyan. Buka muna bago tuhog. Malinaw? Yes. Tama? Binuka mo muna o bago ka nagtuhog. O, pituring yan eh, di ba? Yes. O. Or, tuhog muna bago buka. Sa'yo ko nakuha yan eh. Pwede to or hindi? Pwede. Pwede yan. O yan, tignan nyo may ige. Sa mga nanonood po, pwede po yan. Preparation po yan. Ipaliwanag ko ito ha. Para maintindihan ninyo, di ba? Ito, 7 heads. Halos na-discuss ko naman na ito eh, kanina eh, right? Doon tayo sa 7 heads. Ganyan ang itsura. Okay? Ano unang tatrabahuhin? Outer? Sa gitna? O outer sa taas? O outer sa baba? Sa baba muna. Ito muna paramihin. Palakihin. Padamihin ang gusto. Pag dumami, kumita to. Tama, mali? Tama. Tama. Ano susunod? Pag kumikita to ang malaki, nag-100,000 na to, anong gagawin? Ano next? Yung kabila, ito naman ang tatrabuhin, paramihin din. Pag dumami, may kita to? Yes. Paano to? Yes. May income din. Correct? Yes. So, ngayon, meron ka ng pang check-in balance. Ano yung ibig sabihin? Mas malakas tong grupo na to kesa dito. Okay? Pangalan man. Mitch. Mitch, ikaw yan ha. Example lang. May in-invite ka. Okay? Yung grupo mo, meron dito, meron dito. Ito taga Palawan, ito taga Iloilo. Okay? Sa Iloilo, may na-recruit ka. Malakas, si Oliver. O sa Tugigaro, may na-recruit ka. Ang pangalan is Arman. O Gary. Ngayon ka. Okay? Ano nangyari? Medyo mas mahina si Gary na sa Tugigaro. Sinong in-invite? Ano gagawin mo? Mas malakas ba? Gusto mo mabalance ito, Mitch. Dito ko ngayon maglalagay ng panibagong grupo. Bakit? Para kumikita ito, kumikita din yun. Tama ba? Yes. May na-recruit ka. Mas malakas na ngayon ito. Anong ginawa mo? Kinuha mo si Walter. Dumami yung grupo niya, kumita to, kumita yun. Tama ba? Yes. Naintindihan ninyo? Yes. Dumalaki ba? Hindi. Dumalaki. Dumadami. O, meron ka pang iba. Ganun lang ang gagawin ninyo. Kung saan yung mas mahina, doon kayong magdadagdag. Nakubuhay sa 7? Yes. Okay? Halos ganun din yan. Yan sa kabila. Tinuturuan ko lang kayo ano yung mga dapat niyong gawin. Sayang kasi. Diba? Sino yung willing magdagdag ng head? Taas ang kamay.
Sige, taso kayo, mahihiya. Ba't ka mahihiya? Datagdagan mo yung income mo, mahihiya ka. Di ba? Ano maximum makikita tayo ng isang head? 20. Isang buwan? 20. O, di, sige, isang araw, 28,000 isa. Tama? Eh kung tatlo, meron kang magkano? 84,000 per day. Eh kung pito? Eh kayo na mag-compute. Nahirapan niyo ako eh. Nag-gets? Okay. Nag-i-enjoy po ba? Yes! Eh kung magdadagdag kayo ng head, sabihin niyo lang. Excite niyo yung upline niyo. Tawag niyo, upline, magdadagdag ako. Okay? Huwag na lang puro problema tinatawag sa akin niyo. Upline, wala pa masahe. Puro ganun. Pag nakita tumawag ka ulit, si Mitch, wala na namang pamasahe ito, hindi ko sasagutin. Yeah, learn to how also to excite your upline. Yes. Ang dami kang down man, ano? Yes. Pangalan? Hindi, yung gamay mo. Okay? So, nakukuha niyo po? Yes. Sige. Ito na yung pinaka, ano natin, pinaka buod ng storya natin. No? Doon tayo sa 15 heads. Ito na yung malaking pera sa 15 heads. Again, the usual na ginagawa natin, ganito. Bakit? Kasi may ROI nga. Ngayon, mabaguhin lang natin ang konti ang presentation ninyo. Pag-aralan nyo itong sasabihin ko. Pag hindi kayo na, trabaho ko po ngayon, sabi ni Vice Arnel, at saka nila Doc Ed, at saka ni Sir John, ni Vice Jurgen, and the rest of the training team, Sir, huwag mong patulugin. Pag nakatulog kayo mamayang gabi, hindi nyo naiintindihan ang presentation ko. Pag hindi ka nakatulog mamayang gabi, maghanap ka na ng paraan para magdagdag ng day. Okay? Kasi pag naunahan ka pa sa pagre-recruit ng tao, sayang. Bilisan mo. Smile. Meet. Kasi hirap na mga kausapin ng mimiti na. Ngiti po, ngiti. Ha? Pag lagi nakangiti, ano nangyayari? Maraming blessing na dumarating. Pag lagi nakasimangot, tumatanggi ang blessing. Lumilipat sa katabi mong nakangiti. Totoo yun. Drawing ko ha, tignan nyo ha. Ikaw yan. Lagi ka nakangiti. Yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. O, nakaganyan, di ba? Galit na. Gutom na eh. Pinangakuan mo kasi. Ano sinabi mo? Hindi presentation, pakakainin mo. Yun ang sinabi mo eh. Mali eh. O, mula na ang biyaya galit sa taas. Yung mga nakangiti, nasasalo yung blessing. Tama? Yung nakasimangot, tumatalpog, pumupunta sa nakangiti. Diba? Ganun yun. Ha? Ngiti. Kahit ikaw ang presidente ng tinatawag na sad. Alam nyo na yung sabihin ng sad? Ha? Samahan ng abandonadong down nine. Ano? Usap kayo, puro negative. Ano nangyari? Lahat kayo nag-uwian na. Nag-ayawan na. Presidente ka, sir? Eh? Ay, ano yun? Nag-alisan. Lungkot-lungkot ang buhay mo. Ikaw pa presidente, di ba? Sad. Samahan ang abandonado. Diba? Sarap eh, no? Saya-saya. Enjoy ba kayo? Yes! Swerte po ninyo ngayon. Okay? Bakit? Ay, mga training team po nakakaikot na. Yes. Nakakaumay na rin yung Zoom eh. Yes. Diba? Hindi mo makaintindihan kung yung downline mo ay nakikinig o natutulog. Ano? Kunyari nakamulat. May picture ako nun eh. Ganito yung tsura. Okay, ano ba? Di ba rin, sa Monday po, ako po yung speaker sa, ano ba to? ECAP? Monday, 5 p.m. po. This coming Monday. Attend kayo. Ibang topic po yun, mga kapatid. Ipapakita ko lang po yung tsura, ha? Ganito. Sino yung nagsuzoom lagi?
Ganito pre, oh. Okay ba yan? Ay, nakaharap yung ano. Di ba? Nakaharap yung manikin. Tapos natutulog yung downline. Kaya hindi ko na ilagay doon. Kaya, ayan o. Oh. O, pero, ganoon na, di ba? O, oh, yun o. Oh. Sabi nung nagsuzoom. Power pa! Sabi yun. Power up na yun. Kaya natutulog, may manikin pala sa harapan. Gawain nyo yan, ano? Nangyari pa kayo yung mga apply nyo. Yung apply nyo, tignan nyo yung mga downline nyo, ganoon ang ginagawa. Tayo nyo yung bulok. Diba? Nakakainis kaya pag nagsuzoom kami. Okay? Nakaharap, ano, puntod. Pangalan lang. Itim, tapos pangalan. Lagyan nyo na rin ng date. Diba puro kahon-kahon lang? Parang ganun. Makakairita. Pero na ngayon, at least nakikita ko, diba? Nagre-react kayo. Diba? Sa'yo, sige naman! Ladies and gentlemen, what I'm sharing to you is my experience, 26 experience. Wala pong bayad, libre. Ang hinihiling ko na sa inyo, kumawa kayo, umiti kayo. Umiti! Mahal kong umiti? Takpan niyo yung mata niyan. Grabe. Yung experience ko na sinishare ko, natutulog ka. Takpan niyo yung mata. Takpan! Okay? Ganito yan, ha? Sige, compute tayo. Tulungan nyo ako, please. Okay? Please take out your cellphone para sa calculator lang po. Tulungan nyo lang po ako. Okay? Magkano 15 heads ng 10,500? Dami nyo. Isa lang. Ikaw, ate. Bagal. Sige, sige. Ha? 100? Sabi ko nga, ba't ka galit? Galit ka? Hindi, ano ko galit ka eh. 157,500. Tignan natin kung magbabawi ah. Ilagay niyo yan sa bangko. Magkano ang interest niyan? Christian, magkano? Sige, tantuhog ba ito? Pista ah! Hanapin mo ako pag nandito ka. Explain ko sa iyo. One on one. Yes. Libre. Pakakapihin pa kita. Dahil ikaw yung masigasig na nambubwisit sa akin. Sige ba? Ano pa po ba mambubwisit sa akin? Libre ko talaga. Sige. Anong pangalan? Ha? Ano na? Raon. Venus? Venus? Ano ang pagkito po? Venus rock? Di ba po ganyan? Venus? Dison? Black ang account mo bukas. Venus, Dison, black ang account. I-enjoy po ba kayo? Actually, pinilin po sa akin yung mga apply nyo, patawanin kayo ng patawanin. Para kabagan po kayo at di na kayo makakain. Patakaw nyo kasi. Okay? 157,500 pesos. Yan yung linabas mo. Tingnan natin kung nilagay mo yan sa bangko. Mindset. Mindset mo, nilagay mo ito sa bangko. Isang taon.
Magkano kaya kikita yung interest nito? 0.02%. May tax pa yun. Diba? Bahala ka mag-compute. Ang laki. Isang taon yun. Nilagay mo kaya dito sa empowered consumerism. Ano kayong mangyayari? Tingnan natin. Ang mindset natin dito, tatrabahohin mo ito ng 1 year. Kasi 1 year yan nasa dapat, nasa bangko. So, anong gagawin natin? Tingnan natin. 1 year, ito yung structure ng binili mo. Boom! Isang taon, first quarter, unang quarter na. Unang tatlong buwan. Makaka-recruit ka kaya? Yes! Pwede kaya? Yes! Pwede. Sabihin na natin, huwag ng 15 yung na-recruit mo. Kasi mahina pa. 7 lang. Pwede? Yes! May na-recruit kang 7 heads dito sa tatlong buwan, sobra namang konti nun. Diba? Pwede bang 15 na lang para masaya? Yes! 15 yung na-recruit mo rito, sa kabila 15 din. Tatlong buwan naman eh. Pwede may isang tao lang yun na 15 heads eh. Tama ba? Yes! Isang tao na 15 heads, isang tao na 15 heads. Limang tao na 3 heads, limang tao, at tatlong tao na 3 heads. Tama? Yes. So, isang tao lang yan. Okay? Kung mahirap ka, at mahirap din ang mga kakilala mo, di 15. Okay? Tama ba? Yes. O, magkano ang kinita ng head mo? 1.8 times 15. Pakicompute po. 27,000 pesos. Kumita ito ng 27,000 pesos. Itong head na to. First quarter. Sa mga nanonood po, first quarter. Second quarter, dito ka naman. Ganon din. Sa tingin mo, mas magaling ka na? Yes! Kaya lalong mas makakuha ng 15 heads? Yes! Dito, makakuha ng 15 heads. Pwede hindi? Yes! Pwede! So, magkano kinita nito? 97,000. Paano to? 54,000. Yes! Tama? Yes! Computing nyo nga yan, 27, 54, plus ito, 108 na. 6 na buwan pa lang. Tuloy ko pa? Yes! Para ayaw nyo na eh. Tuloy ko pa? Yes! Hindi ko marinig? Yes! Hindi marinig TikTok app eh? Yes! Ayun! Hindi marinig Sarjan? Yes! Okay? Third quarter. Ganun din. Mas magaling ka na mag-recruit? Yes! May naipapakita ka ng resulta? Mas madali ang 15 heads? Yes! Mas madali! Magkano ang kinita nito? 27,000. Tama? Yes. 27. Okay? Ito, 27,000 din. Tama? Yes. May 15 din. Correct ba? Yes! O, ito. Last quarter, pang isang taon mo na. Isang taon. Meron dito, sumali. OBI ang binili? OBI ang binili. Pwede hindi? Pwede! So, 15 heads. Magkano kinita nito? 27,000. Paano to? 54. Paano to? 108,000. Compute din natin. Mamaya pa lang pa. Muna. Kalma lang. Calm down. Okay? Ilang 27,000? Apat. So 4 times 27? 108. Ulit. Lakihan natin ha. 4 times 27? 108. 2 times 54? 108. 1 times 108? 108. Magkano ang kinita mo? 324,000. Magkano nilabas mo? Tanungin ko kayo ngayon, mahirap ba mag-recruit? Hindi! Kinita mo? Magkano? 324,000 pesos.
Because of a good structure. Dahil tama ang paglalagay mo ng structure mo. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Okay? Kaya pag hindi mo ito naintindihan, ewan ko na lang. Yung mga nanonood, hindi ko po kayo mabasa. Sana umulan sa lugar nyo. Diba? Edwin, sir, kumikita na po yung head ko dito, head ko dito, head ko dito, head ko dito. Anong gagawin ko dun sa walo na yan? Bibigyan kita ng 100,000 pambili ng sasakyan. Hahataw ka, Hana? Hahataw kayo? Yes! Hahataw kayo? Yes! Sigurado kayo? Yes! Bibigyan ka ng 100,000 kahit 100,000 yun. Basta 100,000 lang na head na makuha mo. I will give you 100,000. Ilan na pumasok? Di ba 100? Yes. Magkano pair-pair? 1,800. Di ba kita ko 180,000? Tama? Binigay ko yung 100? Pumataw si Hana? Yes. Gumanaw? Yes. Kumikita to? Yes. Yes. Yung kalahati, bigyan ko sa kanya. Pangalan, sir? Roy na lang, sir. Roy na lang, sir. Roy, middle name na lang, last name, sir. Pumalita pala ang bigyan ng pangalan. Roy, ikaw to. Okay? Sabi ko, Roy, invite kita, Roy. Pag nakakuha ka ng 100 na tao, 100 na magkakwalify sa'yo, sa ilalim mo, bibigyan ka ng 100,000. Bahala ka. Bili mo ng motor, relo, mambabae ka, bahala ka. Joke lang. Gamitin mo yun sa pang-market mo. Hahataw ka, Roy? Yes! Gagalo to? Yes! Bakit? Kumita na siya, may 100,000 pa siya. Correct? Yes! Paano naman ako? May 80,000 ako. Eh, paano to? Ha? Paano yun? Ulitin ko! Paano to? Kikita hindi? Kikita! Nirecruit ko rin si... Pangalan, sir? Ha? Jose, kala ko toxic eh. Ayaw ko na magsalita. Kung ano nung narinig ko. Jose. Say, ha? Joke lang, ha? Walang pong pikon dito. Ang pikon, pangit! Tingnan mo katabi mo. Pangit ba? Hindi. O sige, si Jose. Jose, uninvite kita. Sabi ko sa'yo, Jose. Pag nakaisang daan kang tao, bibigyan kita ng kotse. Pambili ng kotse, 100,000.
Gagalaw si Jose, hindi? Gagalaw. Kahataw? Kahataw. Kumita ako? Yes. Paano to? Kikita ka. O, isa pa, pangalan Brad. Jumar. Jumar. Kiyat-kiyat ni Jumar. Christian si Jumar, oh. Jumar, sabi ko, kumita ka na, makakuha ka ng 100 na tao, bibigyan kita ng 100,000. Pambili mo ng bahala ka. Kung gusto mo bumili ka ng mukha, pwede din. Joke lang po. Tama? Kahataw? Yes! May kinita ako? Yes! Ano to? Kinita! Ano na to? Kinita! Pang-market nyo po ito. Dito kayo kukuha ng budget nyo, pang-market nyo. Kasi ito, pang-pamilya nyo. Hindi nagagalaw yan. Sa inyo yan, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa inyo lahat yan. Wala kayong gagalaw dyan. Dito ka gagalaw ng pang-market mo. Tama ba? Panoorin niyo po ako. Tite! Sa mukhang to! Ha? Paano kung ang downline mo sa ilalim, naturuan mo ng ganitong klaseng sistema? Tama? May mga tao dito, imposible sa mga taong to, walang makuhang kagaya nito na bibili. Imposible yun! Sa bawat araw, may isa dyan na makakakuha at makakakuha ng ganun. Yes! Nakakabaliw, di ba? Yes! Basta alam mo kung ano yung gagawin. Swerte ninyo, naintindihan ninyo to. May nag-explain ba sa inyo nito? Wala! Ako lang. Wala ko yun. Kaya ko explain ang training team niya. Okay? Nabigay lang po sa akin yung assignment na yan. Okay? So, try to imagine this. Ito hindi talaga kayo patutulogin, ha? May mga hubbers kayo sa ilalim. Ganyan ang ginawa. May mga downline kayo sa ibang bansa. Ganyan ang ginawa. Sa mga nanonood po, Baguio, Zimbabwe, kung saan man yan, Tugigaraw, Iloilo, di ba? May grupo kang ganito ang ginagawa. Ilang taon ka lang, gaano kalaki ang kikitain mo? In time, mababago ang takbo ng buhay mo. Tama po ba? Yes! Sino excited mabago ang buhay? Nasa kanan! Kalapitin mo yung kanan, nasa kanan mo. Magdagdag ka na ng hit. Ano sagot? Ano sabi? Yes! Sinungaling. Nakuha niyo po yung point ko? Yes! Ito ang future natin. Ang babata niyo pa. Ilang taon mo na iyo? Ha? 28? 20? Mukha ka lang naiintindihan nga po. Ma'am, ilan taon na po? 42, okay lang po yan. O, 51 na nga eh. Para mga anak ko na ito mga ito eh. Di ba? Pwede pakikat. Kanina pa ako sumisigaw, di pa ako minum ng tubig. Meron pala ako. Okay? Nakuha niyo yung point? Ito, ulitin ko ha, pang pamilya to. Ito, pang balanse ng network at pang market ninyo. Kung marunong kayo mag-structure ng tama, makokontrol nyo ang pasok ng pera sa inyo. Okay? Kaya sa susunod, imbitahin nyo yung apply nyo dito. Kasi hindi naturo sa inyo to.
nauna ka pa sa applying mo. Ha? Kapuntahin mo rin yung applying mo. Sabi mo, makinig ka. Mas magaling ako sa'yo ngayon. Pero ito yung totoo. Ito yung totoo. Mas masarap pag ang downline mo, mas magaling sa'yo. Diba? Okay? So, kung meron kayo, oh, sino yun? Ulitin mo! Mas maganda pag ang downline mo, mas magaling sa'yo. Pero dapat may leadership ka. Kasi kung hindi, hindi ka na masusundin ang downline mo. Diba? Mas maganda kayo may leadership ka. So, ibang topic po yung leadership. So, yan ang usually ang tinitrain sa inyo, ang daming factor po, ang daming bagay na dapat niyong matutunan sa networking. Hindi po ito bilog-bilog lang. Ang tinatakal sa networking is all about self-enhancement. So, ipagtanggol niyo naman ang industriya natin. Pag sinabi sa inyo, "Uy, bilog-bilog yan," hindi. Self-enhancement. Hindi mo napansin? Dati, kung sinabi mo, sinuntok na kita. Ngayon, hindi kita susuntokin. Re-recruiting kita. Yeah. Ladies and gentlemen, mamaya po, reviewin nyo yung notes ninyo. Reviewin nyo yung mga videos na tinake ninyo. Sa mga nanonood po, iba po ang energy namin na nandito sa loob ng office. Yeah. Iparamdam nyo ma! Energy ng face to face. Sa Zoom, paano pa pa? Icon. Tama, napilitan pa. Okay? Dito, mararamdaman ninyo, ito po ang kultura ibibigay sa inyo na empowered consumerism. And we really want to give this opportunity pa. Ito yung opportunity po no. Gusto ko po iparamdam sa inyo na mangyayari ito araw-araw. Yes! Hindi po para sa mga luma, kundi sa mga bagong kagaya ninyo. Everything magkakaroon na po ng ganito. Hindi lang dito, pati sa mga branches. Okay? So kung yung mga downline ko sa ibang lugar, ganito ang mangyayari. Umiikot na po sila ngayon. Okay? Kagaya ni Doc Butch, nasa Jensen siya ngayon. Yung isang kasama natin si Sir Perry nasa ano so nasa Bacolod sila ngayon. So nag-iikot na po yung mga training team. Okay? So take advantage yung mga lugar kung nasaan sila, kung may downline kayo, papuntahin niyo. Kasi ibang training po ang mararanasan nila. Do you agree with me? Yes. Okay, pakikalapit po ulit nasa kanan. Sabihin niyo, naniniwala ka ba? Yes.